Kamustadis mga senyora, senyor. Maligayang pagdating sa tahanan ng Santiago de los Santos. Oh, nasaan si Kapitan Tiago? Siya hindi pa dumarating eh. Teka, punta muna ako sa kusina. Kahit kailan talaga yung walang kwenta ko yung iyong yan. Mahigit sa dalawang punta ko na kung nalimbihan sa bayan sa Diego. Ang buhay ko bilang pare ay nasa pribayan na ito. Ngunit, kung ako'y mas destino sa ibang lugar, kaunti lamang ang nakagin sa akin. Walang modo, walang masasalaman. Totoo ba yan, Padre Damaso? Oo, at isa pa, hindi naman dahil sa ako pamagaling na pagkintingin nila natin. Hindi ako madestino sa iba. Siya lang buong tayo naniniwala na ang tao niyo ay hindi makasalanan. Abay, hindi nag-iisip. Maski pag may pandemic, so sa buong tao niyo, hindi wala akong nagsuta. Padre Damaso, magkulos dili ka. Tayo na sa ilalim ng bubong ng isang indyo at hindi ka naman naghahamon ng away, hindi ba? May kanya-kanyang opinion ang mga tao. Oo nga, sa pagkakalam ko sa mga tunay na nangyayari, wala ko kayo, Padre Damaso. Dito sa San Diego, noon kaya inilibing ang mga bangkay ng napakamarangal kong kataong yun. Ngunit hindi pa rin kayo nagbigay alam. Alam nyo naman na may atraso na sa amin, ang laking yun. Hindi nyo naman naisip ang pangalan ng pura parupa. Dahil sa mabait naman siyang tao, hindi siya makasalanan kagaya ng pinaparatang ninyo sa kanya. Mga kapatid, ikinalungkot ko ang pagsabi sa masilang bagay na ito. Pwede na maso. Tanggapin nyo ng napabuti kayo sa pagkalipat ninyo. Napabuti? Baka naging daan para mawala ang pananalig ng indyo sa Diyos. Anong nangyayari dito? Paumanhin sa munting ipagkakandilihang ito. Tayo na mag-antay na lang ng matiwasay kay Kapitan Tiago. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdalo sa aking munting pagtitipon. Ipinatatawag ko kayo sapagkat mayroong isang napakahalagang tao na nais kong ipakilala sa inyo. Siya ang anak ng kaibigan nating lahat na yumauna, ang anak ni Don Rafael Ibarra na si Crisostomo Ibarra mula sa Europa. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinagagala ko po ang mapalito. At ikaw palang anak ng magiting na si Don Rafael Ibarra. Ako nga po, senyor. Ang iyong ama ay isang napakabuting tao. Sana'y mapunta sa iyo ang kasiyahan at pinagkait sa kanya. Sana nga ho, teniente. Magandang gabi ho. May tanong ko lang ho. Kayo po ba si Padre Damaso? Ang matalik na kaibigan ng aking ama? Ako nga si Padre Damaso. Ngunit sa tingin ko'y hindi ako ang tinutok. Kailanman ay hindi ako ang naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Nako ho. Pasensya na po, Padre Damaso. Bueno, kumain na tayong lahat. Thank you.
naman yan. Ang laman ng aking tasa ay payat, kalitig ng manok at taktak. Susto mo, pagkatapos mong mapag-aralan ang mga bansa sa Europa, alin ang masasabi mong paborito mo? Wala akong paborito. Pagkatapos mong malaman ang lahat sa kanila, nalaman ko na walang kaganda-gandang katangian ang mga lugar sa Europa. Kailan ba ang natutunan mo sa Europa? Kahit naman siguro kaya yung natutunan, kahit di nagulos tayo ng pera. Paumanin ho sa inyong lahat na kinakailangan ko na pong umalis. Ngunit paparating niya si Maria Clara, hindi mo ba siya antayin? Pasensya na ho, ngunit may mga bagay pa ko na dapat pang asikasuhin. Wala pa rin nagbago sa aking bayan. Nandun pa rin nagsusurbites. Titinda ng kakanin. Ang mga tindahan ng mga inchik. At iba pa. Oh! Kayo pala, tiniente! Pasensya na, Ibarra. Ngunit gusto lamang kitang pagsabihan na mag-ingat. Mag-ingat po saan, tiniente. Kagaya ng ama ko, wala po akong kaaway. Huwag kang masyadong kampante, Ibarra. Baka ikaw ay magsisi. Mapaminin po, tiniente. Kung hindi ako nagkakamali, naging mabuti kayo sa isa't isa ng aking ama. Maaari niyo po bang isalaysay sa akin ang kapalaran na sinapit ng aking ama? Kung gayoy, hindi mo pa palalam. Opo, hindi ko pa po alam. Gaya ng pagkakabatid ng karamihan, sa bilangguan namatay ang iyong ama. Sa bilangguan? Sinong nabilanggo? Ang iyong ama na si Don Rafael Ibarra. Ang ama ko? Nabilanggo? Sigurado ho ba kayo? Isa lang naman si Don Rafael Ibarra, wala nang iba. Tama kayo dyan, nag-iisa lang ang ama ko. Isang araw, may isang grupo ng mga bata nag-aasar sa isang altillero. Ngunit, dahil sa busilak ng puso ng iyong ama, nang napansin sinasaktan ito ang altillero, ito ay ipinagtanggol niya. Ngunit, napakalakas ng pwersa ng iyong ama, kaya napatay niya ang altillero. Dahil dito, nakulong ang iyong ama at pinatatangang erehe at telebustero at sa bilangguan din siya namatay. Bakit ginito ko sa club ang nangyari sa akin? Nasa iyo ang pakikiramay ko, Ibarra. Hayaan ko na lamang na si Kapitan Tiago ang magpatuloy ng istorya. Maraming salamat po, tiniente. Ingat ka, Ibarra. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Thank you.
maintindihan kung bakit labis na kabado ako eh. Samantalang magkababata naman kami, mabuti pa noon sa biyaterio, maaari niya akong bisitahin at hindi ako naninginig. Oh, nandito na siya? Buti naman at naisipan mong bisitahin ang anak ko. Hay nako, kung alam mo lang kung gaano kaaligagaya si Maya Clara, kakantay sa'yo. Nako, nakakago mo naman yan. Asa na nga po ba siya? Oo nga, nasa na ba si Maya Clara? Sandali lang at natatawagin. Iiwan muna namin kayo para makapag-usap kayong dalawa. Kamusta ka, Maria Clara? Mabuti naman, Krisusto mo. May tagal din natin hindi nakita, no? Ngay! Talagang napakatagal nung muli tayong nagtagpo. Ikaw, kamusta ka naman, Krisusto mo? Mabuti naman ako. Napakasaya ko talaga na nakabalik dito sa Pilipinas. Talaga? Bakit naman? Kasi, mahal na mahal kong ating bayan. At sa Europa, hindi ko mabasa makikita sa kalimutan. Naalala mo ba yung mga pagdadaroon natin ng sigta? Siklot at sungka at yung mga pagkakataon na tayo nag-aaway at nagkakasundo na gano'n. Aba, naman. Kung minsan nga, hindi ko may iwasan ang tumawa sa mga nalala ko ang mga pagkakataon niyon. Tayo ka na ba? Ay, alam mo ba kung susto mo? Sa inaraw-araw, may usap ang mga na ikaw lang ang naman na isip mo. Hindi ako nakikinig sa akin. Nagugutos sa akin na ikaw ang hindi na ginawala sa aking isipan. Sa katunayan niya. Ito. Napakabalabiro mo talaga, Krisusto. Oo naman. At yun ay dahil mukhang na mahal kita. Bueno, ako'y aalis muna, Maria Clara. Aalis ka na? Ngunit kararating mo pa lamang. Huwag kang mag-alala, magkikita pa rin tayo muli. Siya, sige. Paalam, Ito! Ma, bakit ito yung pagpatay na yan?
buhok pa. Ang mga buto, may mga bahid pa ng mga dugo. Ngayon na nakatapat sa akin yung ukay. Dapat araw, wala nga patay. Ang ukay na sa akin para ilipat sa sementero ng Machino. Ngayon kung ulan, walang ilaw. Hinapan ako. Ay, tinapan ko lang sa ilog. Ha? Ibig mong sabihin, pinahukay yung isang tao? Para ilipat sana sa simetryo ng mga kasalanan? Ha? Siguro kasalanan ng tao yun. Dito ba? Ngunit, hindi po rito ang pagkakatanda ko. Sandali lamang po at ipagtatanong ko. Alam niyo ba kung saan ang malaking cross na itinerik dito? Ah, yung malaking cross? Sinunog ko na yun! Ano bang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Nais kong bayaran mo sana kung sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Kahit 1 taon akong trabaho, hindi ko mababayaran yun. Wala talaga akong ninakaw, kuya. Wala akong ninakaw. Pag nalaman to ni inay, natatakot ako, kuya. Tahan na, Crispin. Hindi rin naman maniniwala si inay, tahan na.
konsilyo, may multa kang 2 riyal dahil hindi sa tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggang hindi mo sinasauli ang ninakaw mo. Pero wala ko talaga ang ninakaw. Sisinungaling ka pa? Kuya, tulungan mo ako, papatayin nila ako! Crispin!
Senyorita, Maria Clara, saan niyo po gusto pumunta? Ganti rin ako sa inyo, sa kabaitan nyo. Sa kantunay na bayani, Ibarra, mabuhay ka! Nagagalak ko po, Gobernador. Elias! Ingat po kayo, Senyor. Hindi lamang po ito maaaring nangyari sa inyo. Ngunit, anong nangyari sa taong niyan? Hindi ka kayo patayin ng taong niyan. Kung ganon, ako na lang magpapaligid sa kanya. Pamanhin, Senyor Ibarra, pero pinagtangkaan niya ang buhay mo. Ngunit, siya pa rin ang masabi. Ano pa bang kabayaran ang kailangan sa kanya? Pinapatawad ko na siya. Magbait-bait po talaga, Senyor Ibarra. Mabuhay si Senyor Ibarra!
man lamang niya ako binati sa akin pagdating. Talaga, tumaas na ang kanyang tingin sa mga sarili. Kapunta lamang sa Europa, alam ko sino kung basta. Tama lamang siya'y pinarusahan, mamatay sa tulungan. Hayaan kong insultuhin niyo ako, ngunit huwag na huwag niyong babasusin ang alaala ng aking ama. Magunos dili kay Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano niyo sabi siya'y alagad ng Diyos? Ang taong ito ang naghatid sa aking ama at sa kabigyuan na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At ngayon, nagawa pa niya basusin ang alaala nito. Ganito ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Jesus mo, pakiusap. Alang-alang man ang sa akin. Saktan si Padre Damaso. Maria Clara, hindi lang kita mahal. Baka nakita niyo na kung may dumadaloy ba talaga dugo sa ugat ng tao niya. Magandang araw po. Mabuti naman at napadalaw kayo. May kasama po ata kayo? Magandang araw po. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Kamusta na pala si Maria Clara? Ako, ganun pa rin po, Don Timosyo. Wala pa rin binabago. Di ba doktor po kayo? Maaari niyo po bang tignan si Maria Clara? Oo, pwede. Nasaan ba siya? Kamusta ng pakiramdam mo, Maria Clara? Hindi pa rin po mabuti yung pakiramdam ko, Doktor. Ah,
po pala si Maria Clara? Oo, siya na. Tunay nga napakaganda ni Maria Clara. Magandang araw, Padre Damaso. Tuloy po kayo. Nandito po sila. Kamusta ka, Maria Clara? Labis ako nag-alala. Magpagaling ka, Ina. Padre Damaso! Padre Damaso, nais ko po sana ipakilala sa inyo si Alfonso Linares. Nagagala kita ang kilala niyo. Nandito po siya para maghanap ng mapapangasawa. Ah, ganun ba? Maghintay ka lamang iho. Mahal ko, tinulungan ako ni Elias para makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Ako'y patawarin mo. Kailangan ko ng loob.